Magandang araw sa inyo. So, mayroon tayong gagawin dito. Ito ay sinerbisan ko na sa bahay nila. Ito yung UNCPU. Yung diagnosis natin ay sira ito. Pero mukhang 50-50 bumili sila ng bagong unit. Tapos, tinesting nila dito. Bumili sila ng second hand na PC pero walang display. So, ito kasi, pag pinawar on naman siya, pag sinaksak natin siya, may lumalabas naman siya. Ayan, tapos merong na lumalabas dito na sa display. BGA at saka, ano, pag nakasaksak, ayan o, DBI. So, wala pa rin siyang display. So, titestingin natin siya kung sira yung monitor. Ayan. So, isaksak ko lang siya dun sa aking, yan, wala pa labasin natin yan. Ayan, try lang natin eh. Saka muna. Ito na ang BGA dito. Tapos, isak natin ito. Ayan. Sinasaksa ko na siya. Dapat may display. So, wala siyang display. Wala siyang lumabas. So, sinaksak ko siya dyan. Kahit dito. Wala pa rin siyang display. Wala natin magsasabi kung sira ang monitor. Sinaksak na natin. Pero, wala pa rin. Ayan, sasubukan natin ngayon ng ibang BGA cord. So ayan, bali na try natin. So sira ang kanyang BGA. Ang kanyang BGA cable. So, ito yung problema niya. Sira ang BGA cable. Ito. So hindi natin alam kung paano siya nasira. Ayan. Mukha naman siyang walang tama. Pero hindi siya gumagana. So, hindi natin alam kung bakit. Kung napulupot pa siya ito. Putol. Ayun. So, nakita natin. Ang problema niya is eto. So, lumubog ang kanyang isang pin. So, hindi masyado kita. So, nakita natin kasi ginalaw ito nung nag saksak. Ayan. Lumubog yung habali dalawang pin ang lumubog. So, yun yung naging problema niya. So, hindi natin napansin na lubog yung pin. Ayan, kaya gumagana. Sinirbisan ko to. Ayun, dinadiagnosis ko. Ito yung ating CPU, ating sinabing sira. Kasi tinarayan ko ng video card, wala pa rin. So, yun lang. Na-problem lang eh. Hindi tayo gumamit ng ibang BGA ko. Ayan, yun ang masaklap na. Nakabili ng bagong unit ng second. So, hindi ko napansin. Ayan. Sa ayusin ko to, kung magagawa ng parang. So, ayan. Bali na bata ko na siya. Labas na. Ayan. Pantay na. So, lumubog yung dalawang pin. So, nakilo-kilo. Hindi natin siya napansin before. So, okay pa ang kanyang monitor. Gumagana pa. So, titesting ko to kung okay na itong ginawa natin. So, ginalaw kasi ito na. Ginalaw kasi nila kaya nagkaganon yung ano. Nagkabalik na siguro ng saksak binersa. Kaya lang. Okay. Test natin. Ayan. Saksak natin. Try na natin. Maling ko na itong BGA natin. Ito ng testing natin. Testing natin yung dati.
Ayan. Yun. Yun ang problema. Ayan. So, sira na yung VGA cable niya. So, hindi na siya nagkoconnect. Ang ibang kulay ay wala na. Hindi na siya connected. So, ayan yung problema niya. Palitan na talaga ng VGA cable. Wala, sira. Naputol na yun eh. Wala talaga. Cabling. Wala din dito. Ayan, sumaluwag lang. So ayan, okay na. Nagana na. Sumaluwag lang yung saksak natin doon sa port doon. Galaw-galawin natin kung mawawala. Ayan, so hindi lang nakakonnect ng maayos. So okay yung monitor, kumagana na. Titesting ko na lang ito. Yung talagang sira. Ayan. Testing natin siya. Ganyan ko naman ito ng power. Ayan ang ating testing yun. Kasi ito, kinalaw din kasi nila ito eh. Testing naman natin siya, diagnose naman natin siya. May problema na ito. Kuha ko ng power cord. Ayan, so pag-diagnose ng ganito, ng desktop, ang una nyong gagawin, so, palagi nyo gagawin ay tatanggalin yung power ng hard disk. Bakit ba yun? Bakit kailangan tanggalin? Para pag wala, nawala siyang display at nag-power ka, hindi masira ang hard disk or hindi siya mag tawag dito yung mag-start up repair. Yun ang dahilan kung bakit tinatanggal natin ang power ng hard disk. So, yun. Tanggalin lang natin yun. Tapos make sure natin na nakaplug ang maayos ang memory para hindi umusok. Siyempre, nakaplug din yung kanyang P4 saka yung kanyang 24-pin power supply. Yan. Ang gawin natin, saksak natin. Of course, kunin natin yung sa display. Kunin natin to. Yan. Yeah. Saksak natin dito sa kanyang VGA port. Sa output. Yan. Saksak natin siya dito. Gawin natin niya. Ito, nilirapan. Ayan. Saksak natin. And of course, saksak din natin yung power. Ayan. Para naman nabuhay natin. Then, power on natin siya. Power on. Nakot na. Kailangan magkaroon siya ng display. Ayan. So, may display siya. So, okay yung unit. Walang problema. Gumagana. Ngayon, dahil meron na siyang display, at okay na may display na siya. Pagawin nyo, saka nyo ngayon ipa-plug ito. Siyempre, papatayin muna natin bakit plug. Para hindi masira. So, bunutin natin ito. Ayan, maraming matay. Saka na ngayon ipa-plug ang hard disk. Dahil nakita nyo namang okay, nagbubot. Tab dito. Nakita nyo namang may display pala. Ayan, saka nyo na ipa-plug. So, siyempre, make sure naka-plug ito dito. At saka nyo isaksak ang power. Ayan. Tapos, power on muli. Ayan. Okay na yan. Naka-plug na yung lahat. Lahat na naka-plug. So, antay mo na lang siyang karan ng display. So, tumutunog yung hard disk. So, check natin. Saksakan natin ang keyboard. Walang ako na ang USB keyboard. USB keyboard para matesting. Tapos ipon natin. Ipon natin ang settings. Yan. Hard disk lang yung nakaano. Ganyan, ipon na natin.
Ayan, so nag-detect na siya. Ayan, na-display niya. Kailangan pumasok sa Windows. Ayan. So, okay na siya. So, ibig sabihin, hindi sira ang diagnosis ko kahapon. Kasi tinrayan ko na siya ng video card. Wala pa rin yung display. Yung monitor naman, makikita ko nagpa-power on. So, wala lang akong pantry na VGA cable. Hindi ko napansin yung VGA niya, nasira pala. Na, kasi wala naman ako napansin na kilo or putol. So, yun pala, yung pin yung sira. Yung pin na dalawa ay lumubog. Dahil ginalaw kasi ng nung may-ari, so hindi siya masyado marunong. So yun yung nasira, hindi ko naman siya napansin. Paling ginawa ko, dinayagnose ko lang ito. Tinatanan ko ng video card, ayaw pa rin mag-display. So wala din ako nakikinig na sounds. So yun, kaya na sabi ko sa may-ari, may problema yung motherboard. Kasi tryan ko lang ng video card. Yun. So ngayon, mali ang ating diagnosis kahapon sa bahay nila. So, hindi ko napansin. Ngayon, bumili sila ng unit na second hand. Ngayon. So, nasira pala yung cord. Hindi na nagawa ng pagtitesting nila. At saka, naging problem nito. Bukod sa walang display, ay, ang ginawa nung nung nagawa, itong kanyang SATA cable ng hard disk, sinaksak dun sa kapwa SATA. So yun naging problema niya. Yeah, sinaksak dun sa kapwa SATA tapos wala din siyang display, wala ding ilaw ang namlak nung dinayagnose ko siya kahapon. So yun yung problem niya. Walang ilaw dito sa keyboard tapos ayun, bali ni-reset natin siya kahapon. Ayun, diagnosis. So bukod pala dun sa pagiging wala niyang display, kakapalit kagagawa nung nagawa nito. So, nagka-problema din pala ang kanyang VGA cable. Ito. Yung pin niya ay lumubog. Yun ang nangyari. So, ngayon, okay naman niya. Okay na, may display na. So, text chat na lang natin may-ari para ibalik na sa kanila. So, okay na siya. So, dito na lang ating pagdadiagnose. So, maraming salamat sa inyo. Sayang na kahit papano ay para sa mga beginner at lalo walang alam sa computer, sa mga customer. So, huwag nyo namang subukang i-diagnose kung hindi nyo naman wala kayong knowledge. Kasi napakahirap nung nangyari nito kahapon eh. As in, nakapower siya. Mula nang kinukontak ako, nakasaksak yung SATA cable niya sa kapwa SATA, sa onboard. Yun, tas nakapower pa siya. Sobrang tagal, binabad. Yun ang pagkakaano. Eh, napakahirap nun. Tapos pangalawa, kaya din siya, wala siyang display. Sa rin ang naging issue niya is yung memory. Yung memory niya kasi may sunog sa gitna. So, nilinis ko yun. Yun din yung naging reason. Kasi ginalaw kasi nila eh. Walang display, walang power, walang ilaw yung keyboard. So, nilinis ko yung lahat. Pati yung sunog sa memory, kinilinin ko kahapon. So, yun. So, marami pala siyang sira kahapon. Kaya napagpasyahan ko lang na diagnose na board na yung problem. Kasi natry ko na lahat. Hindi ko lang na-try out ng VGA niya. Then, base naman sa diagnosis sa monitor, wala siyang problema eh. Okay siya eh. Kasi nakikita yung VGA. Yun lang, so, pag nakasaksak kasi ito, hindi naman nakalagay na no signal eh. Ano pa rin siya. Pag sinaksak mo kasi ito, o kaya tinanggal mo, lalabas dapat yan is no signal. So, ganyan dapat ang mangyayari siya. Yan. Nilalabas siya ng signal. Yan. Kung sa, yan, ganyan ang nangyari. Pag hindi connected ito, mamaya yan. The problem kasi is walang lumalabas niyan. Kaya hindi natin na basta nasabi mo ito yung sira. Kasi connected pa rin yung ibang pin ito eh. Yung ibang pin is connected. So, dalawa lang yung nawawala. Yung pala, yung dalawa na yun is yun yung display na nawawala. So, yun ang hindi natin na check out. Ayan. So, ayan ang ating diagnosis. So, ayan ang mahirap na nangyari kahapon. Nakabili sila ng bagong unit. So, wala magagawa. Nandun na. Nakabili na sila. Kasi, yun. Maraming nangyari na hindi inaasahan. Bukod sa walang display,
may sunog ang memory, nakasaksak on sa kasaksak ang data cable on board. At yun pala problema din na BJA cord. Ayan, so yan ay basic knowledge lamang sa aking pinakita sa inyo. So hanggang dito na lang. So maraming maraming salamat hanggang sa muli nating ninyong pagbisita sa aking channel na ito. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, click niyo na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga video na ito. So maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga mananood. Hanggang sa muli, bye-bye.